Yan, yan. Yan, kung tayo pong lahat ay ready na, tayo pong lahat ay patuloy na ibigay ang ating the best na papuri para po sa ating pong Diyos. Ay, meron na. Yan yung pagpaumahin lamang po ng mga masin lang natin. Ay pala yun. Yun. Okay. Hello, hello. Hello, hello. Yan, handa na po ba tayo umawit sa ating Panginoon? Hello. Pero kung sound check lang po tayo. Yan, okay na po. Sorry po sa ating pong technical difficulties. At ay, may mga ganyan na tayong papatay na naman ba? Yes! Yan, kung saan ng lahat ay ready na, pwede po ba tayong pumalakpak muna sa ating Panginoon? Yan, sa mga oras po na ito, patuloy lang po natin i-qualify ang ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Sabay-sabay po tayo umamit sa ating Panginoon. Oh,
kamay at patuloy po natin panghihingi ang pasensya ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Kami ng God, para patuloy kang purihin, Panginoon, para patuloy kang itaas, Panginoon. Sing a new song to Him who sits.
ating Panginoon. God, maraming salamat, Panginoon Diyos. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, madami namin pinagdadaan ang Panginoon Diyos, nandiyan ka sa aming buhay. Sa aming buhay, Lord God, na mabuti ka, Panginoon Diyos, na ikaw ang nagbibigay ng pagpala, Panginoon Diyos, na bibigay ng kagalingan, ng kalakasan, Lord God, sa bawat isa, Lord God. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa binibigay mo, Panginoon Diyos, sa pag-asa sa aming mga buhay, Panginoon. Alam namin ito, Lord God, sa mga dadaan na panahon, Panginoon Diyos, kayo ang patuloy na magbibigay sa amin, Panginoon Diyos, ng kaligtasan, Lord God, ng kalakasan, Lord God, sa araw-araw na aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang aming pupurihin, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa kabutihan, Panginoon, sa magmamahal, Lord God, na iyo ay ginawad sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Sa lamang, Lord God, ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, sa ligaw na malakas na. Good morning po sa ating lahat. Unang-una ako nagpapasalamat sa ating Panginoon sa araw-araw na kalakasan na pinagkakaloob niya sa akin at sa aking pamilya. Bagamat meron kaming
konting problema, pero sabi nga, sa lahat ng pagkakataon, masayaman ito, malungkot, may problema o wala, kailangan natin magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahapon, si Maynard, dinala ko po sa doktor kay Sanchez po, kaya yung resulta po ng kanyang yung check up ay may ano pala siya, kaya pala hindi siya nawawala yung lagnat, babalik-balik yung lagnat niya kasi po may mild dengue pala siya, kaya ganun. Natakot ako kasi sabi niya baka mamaya daw na yun, alam niyo naman yung mga sakit na yun na gulumalagana, pero hindi ko talaga claim ko talaga kay Lord na hindi yun yung COVID. Pero salamat sa Panginoon kasi siya pa rin yung patuloy na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Yung platelet po niya kay bumaba. Ay, naging 200 daw po yung normal. Ay, naging 153 lang po sa kanya. Kaya 47 po na points yung nawala. Kaya patuloy lang na si Lord yung patuloy na kinakapitan ko na mag-normal yung kanyang platelet. At saka yung isa pang yung UTI niya talaga yun, isa parang nag-trigger sa kanya, kaya hindi siya bumababa lalo yung lagnat. Kaya may UTI at saka yung mild dengue nga po, yun yung dahilan yung kanyang karamdaman. Salamat sa Panginoon, unti-unti siyang pinapalakas. Mamaya po, babalik kami sa doktor kasi titingnan ulit yung platelet niya kung ano nangyari, kung tumaas o bumaba. Pero I claim talaga kay Lord na tumaas na po ito, okay, maging okay na po. Kaya lang, maraming salamat sa Panginoon sa pagpapala, sa kagalingan na ipagkakalob niya sa akin. At saka sa kapatid ko, nandiyan din sa Awahatay, may visa na po siya. Praise the Lord kasi kaya nga hindi niya natapos yung kontrata niya nung nakaraan. Kasi nagkatakbo siya ng gulpe, pero sa laging pananalangin, kasama sa pananalangin ni Pastor at saka mga gamot din na iniinom niya, praise the Lord, kasi wala na po yung kanyang goiter, makakabalik na po siya, makakabalik na po siya. Kaya maraming salamat sa Panginoon, dasal ko lang lagi na sa pag-alis niya ulit, kasama niya ulit si Lord at iingatan siya. Yun lang, maraming salamat sa Panginoon. Alam niyo po, talaga no, there is power through prayer, na alam po natin na ang Diyos ay nakikinig at sumasagot po sa lahat ng ating po mga panalangin. Sino po ang gusto magpasalamat? Si Nanay kanina pa gusto magpasalamat. So praise the Lord. Amen. Hindi sana ako magpasalamat kasi mahiya ko putol-putol ng Tagalog ko. Pero kinatulak ako ng Panginoon ngayong umaga. Bangit na, dinginan ko ng luha ko Sabi ng Panginoon, ginatanong ako ng Panginoon, bakit Bel, mga hindi ka nagpasalamat sa akin, mga bagay nga nagbibigay ko sa iyo.
akong gusto mamatay dito kasi COVID ngayon eh. May, lalo na nalungkot talaga ako kasi mayroon naman lockdown, baka maya pag-uwi ko, lockdown na naman ko, hindi naman ako mag-uwi. So, praise God, salamat. Ang lahat na pasalamat ko, ibalik ko doon sa Panginoon. Ayan, praise God sa buhay po ni Nanay. Matagal na po natin siya nakakasama dito simula nung pumunta siya sa Maynila at kamag-anak po siya ni Ate Jean. At yun po, nagpapasalamat tayo sa buhay ni Nanay dahil alam sa kabila ng kanyang edad, no, nakikita niyo na malakas at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Sino ba po ang gusto magpasalamat? Ayan, meron po dito mga nagpapasalamat sa ating pong comment section. Sabi po ni Sister Rosalie Robles, salamat po kay Lord sa araw-araw na protection at paggabay sa amin sa araw-araw. Ganun din po kay Brother Darwin Maulion, salamat po Lord dahil lagi mo kaming ginagabayan. Indeed, si Lord yung ating pong guidance and protection sa araw-araw po nating mga buhay. At si Sister Winnie Marcos Ferrer, nagpapasalamat siya sa ating Panginoon sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng protection na ibinibigay niya sa kanyang buhay. At sabi ni Sister Rodora Cruz Constantino, thank you, Lord, for everything. Tawa po, pasalamatan po natin ng Diyos sa lahat po ng bagay na meron po tayo. At nagpapasalamat din po si Sister Joy. Ayan, good morning po sa bawat isa. Good morning. Ako din po nagpapasalamat kay Lord. Sobrang thankful ko kay Lord dahil sa kabutihan niya. Alam niyo naman po sa panahon po natin ngayon, nauuso talaga yung sakit. Pero salamat po sa Panginoon dahil siya po yung tunay na Diyos na nagbibigay kagalingan talaga sa mga anak niya na nagkakasakit. Dahil ako din po, nakaranas din ako ng sakit at karamdaman for halos 3 weeks po na nakahiga lang po ako sa higaan. Minsan gumapangon pero hindi ko kinakaya kasi nahihilo. Tapos, sobrang sakit ng ulo. Lalalagnat, tapos yung pakiramdam na yung manhid na yung buong katawan mo, ganun yung nararamdaman ko. Pero, ayun nga, sobrang nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Diyos dahil sa tulong din po ng mga panalangin nyo, panalangin ni Pastor, sa mga kamag-anak ko na halos araw-araw kumukontak sila sa akin, tumatawag sila, through cellphone po, nakabang kausap ko sila, pinagpipray nila ako. Kaya sobrang nagpasalamat lang ako kay Lord na hindi umabot sa point na for 3 weeks, sabi ko nga ito na ba? Kasi alam naman natin ngayon na pagka once na mayroon kang nararamdam na ganyan, lalo pa katulad sa akin na minsan nagpapalpitit yung heart ko, iniisip ko, sabi nila, baka daw resulta ng vaccination. Pero sabi ko hindi, kasi ang vaccine, isa yun sa paraan para mawala na yung paglaganap ng COVID. Dahil sobrang dami na po, lalo na ngayon, may bago na namang variant na pumasok. Kaya sabi ko hindi ito, talagang pagsubok lang. Lahat naman tayo dumadaan talaga sa pagsubok, pero sobrang nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa 3 linggo po na nakaranas ako ng sakit na karamdaman, si Lord yung tunay na nagpagaling sa akin. At mayroong ginagamit na tao para handa kong tumulong po sa amin, sa buong pamilya namin, na sa pamilya ko, na bagamat malayo sila, andun sila lagi. At syempre sa inyo, na pamilya ko rin din po dito. Lalong-lalo na po sa LOG family ko na ito yung nagpalaki ng pamilya ko eh dito kasi wala akong kamag-anak dito. Kaya kayo yung tinuturing ko na family ko dito. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Lord na nandito ako. Siguro kung
Sabi ko nga eh, pag naiisip ko, sabi ko, Lord, salamat kasi talagang siguro paraan mo to na kung bakit ako napunta dito. Kasi siguro kung nandun pa rin ako sa dati ng tinitirhan, hindi ko alam. Wala akong alam kung ano, paano. Pero dahil ngayon sa nangyari, thank you lang talaga kay Lord na siya yung nagdala sa akin papunta dito. At unti-unti niya akong nilapit talaga dito sa church. Imagine, nanggaling doon, lumipat sa ng unahan, lumipat dito hanggang sa lumapit ako dito. Kaya si Lord po yung gumawa talaga ng paraan para patuloy na manumbalik ako sa Kanya. Kaya yun, nagpapasalamat talaga ako ng sobra sa Panginoon na patuloy na siya ang nagbibigay sa akin ng kagalingan dahil hindi lamang po ito yung naranasan ko for ilang beses na po na nakaranas ako ng sakit at karamdaman, si Lord lang po talaga yung tunay na nagpapagaling. At ginagamit niya yung gamot, yung doktor at yung mga tao na tumutulong para po sa kagalingan ko, lalong-lalo na po ngayon. But hindi pa naman talaga sabi na, okay na po yung pakiramdam ko sa katawan ko, yung ulo ko na lang po, yun ang patuloy ko na hinihiling kay Lord na sana walang maging sa ulo ko pagdating yung oras na may schedule po kasi ako sa CT scan at saka the echo. Kaya yun lang prayer ko kay Lord na pag dumating po yung August 27, ano man po yung mauna po yung CT scan, mahuli po yung sa the echo. Ang prayer ko talaga kay Lord ngayon, ano man po yung kinalabasan, ang panalangin ko sa Kanya na sana okay lahat, smooth lang lahat, at siya yung magbibigay sa akin ng financial sa pangangailangan ko dahil alam naman po natin lahat na pag pumunta tayo doon sa ganung lugar, kailangan talaga natin ng financial. Kaya, yun, sobrang magpasalamat na mo kay Lord na hindi lamang yung pamilya ko na nasa malayo, kundi may pamilya po ako dito na tinuturing po na patuloy po na ginagabayan din po ako at na nagpipray po sa akin. Kaya, thank you kay Lord na nandyan kayo sa inyong lahat, lalo na po sa ating pastor, na napaka-buti po ng puso na handa po tumamay at tumulong po sa bawat isa. And, ayun, isa rin po sa mga nagpapasalamat ko kay Lord dahil kagabi, nung the other night po na nag-cellphone ako, mayroong isang tao na nag-chat sa akin, sabi niya, hi ate, tapos hindi ko siya, parang dinigma ko, pero sabi ko, bakit siya nag-chat, sabi ko, friend ko ba siya to? Kaya nung tinignan ko, sabi ko, ay oo, hindi ko lang matandaan na Tapos, yun nga, sabi niya, hi ate, tapos yun, nung chat-chat kami, sabi niya, paano daw, saan daw nang galing yung angkan ko, tapos yun, nagkausap kami through chat, tapos hanggang sa kagabi, tinanong niya ako, sabi niya, ate, sino yung papa mo? Di sabi ko, inanong ko yung pangalan niya, inanong ko ng papa ko. Tapos yun, doon ko nalaman kagabi, sabi niya, hindi kaya magkamag-anak tayo, kasi yung lula ko, si Lula Suporo, sabi niya ganun. Sabi ko, ha, lula ko yun, ha? Kaya kung ganun. Hanggang sa, yun, pumasok agad sa isip ko, sabi ko, hindi kaya, ito, pinsan kong buo, anak ng tiyahin ko, dahil sa edad ko pong ito, mayroon pa po talaga akong dalawang tiyahin na hindi ko nakikita. Yung kapatid ko ng mama ko. And, kasama yun sa prayer ko ngayon, kagabiin niya ko kay Lord, na sabi ko, sana, sa taon na to, kung matuloy talaga yung pag-uwi namin, gusto ko silang magkita. Na, huwag naman umabot sa point na, kasi may umaidad na rin sila, na mawala sila, tapos hindi ko nakita. Sabi ko nga Lord, baka ito rin panahon na yung pakiramdam na hindi ka buo. Pag nakita ko sila, sobrang saya ko. Excited ako na makita ko sila, ganun din sila. Amen. Yeah, nag-send siya sa akin ng pictures kagabi. Sabi ko, pagpinsan na tayo buo. Sabi ko, salamat sa social media. Kasi ginamit yung social media para magkakilala tayo. Kasi
sa edad kong ito, never ko pa kayong nakita. Lalo-lalo na ako yung mama mo na challenge ko. Kaya yun, salamat kay Lord na mayroon talaga siyang mga bagay na ginagawang paraan para... Amen. Tulad nilang ganito, yung pamilya mo, yung kamag-anak mo na hindi mo nakikita, social media yung ginamit ni Lord para kami po ay magtagpo. And sana, sa darating po na nitong mga buwan, hindi ko lang po alam kung matutuloy yung balak ng mga kapatid ko na paspaga, hindi na yung pag-uwi ko. Kasi yan, booking po namin sa ticket namin, extension, November pa po. Pero prayer ko kay Lord na itong taon na to, matuloy man ang pag-uwi namin, makita ko na po talaga yung mga tsahin ko na yun. Kasi sa father side ko yun, tsahin, mga kamag-anak ko kasi sa father side, lahat ano ko po sila eh, yun lang yung dalawa na yun. Kaya sobrang pasalamat ako sa Diyos na si Lord talaga yung gumagawa ng way para po sa lahat. Sa Kanya po yung papuri. Yan, kagaya po ng ating tema, all things work together for good for those who love God and for those who are called according to His purpose. At sa maga pong ito, tayo po ay... Ito, sabi po ni Brother Louis Reyes, salamat po Panginoon sa kalakasan at kagalingan na ginawad mo sa Reyes family. Thank you, Lord. And sabi ni Sister Ring Chloe, thank you, Lord, kasi nandiyan ka palagi. And sabi niya, salamat din po sa buhay ni Pastor na nagpapalakas ng loob na ginagamit ng Diyos para maliwanagan anuman yung kanyang mga isip sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay at patuloy na pagbibigay ng kalakasan, ng kagalingan, ng proteksyon sa bawat isa. At ngayon po tayo po itadako na sa ating pong tithes and offering na tinatawagan po natin si Sister Joyce para sa ating pong exhortation. Sige, bago po tayo mag-pray. Ako po ay nagpapasalamat, lubos na nagpapasalamat po sapagkat si mama po ay nandito na po siya sa Pilipinas. Palakpakan naman po natin si Lord. Kami po ay masaya at sobrang nagpapasalamat po sa Panginoon dahil hindi po madaling mga ibang bansa. Pero habang nasa ibang bansa po ang aking mama, naniniwala kami at proven and tested naman na iningatan ng Lord ang aking mama. At siya'y malakas at kasama ni mama ko si Lord sa anumang gawain na ginagawa niya dun sa ibang bansa. At siya'y nagiging kalakasan at nagbibigay ng kaligayahan sa oras ng nalulungkot yung mama ko. And ngayon, kanina kausap ko siya bago mag-gawain. Magpapasalamat ako kay Lord dahil napakaganda ng ngiti niya at sobrang excited siyang makita. Magkita-kita kaming lahat and all more than 2 years kami hindi nagkikita pero lubos na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tapat ang ating Panginoon at hindi niya pababayaan ang ating mga mahal sa buhay lalo na kung ito ay pagkakatiwala natin sa ating Panginoon at idudulog po natin. Ayan po, sobrang nagte-thank you kay Lord kasi alam po ba, alam niyo po yun, kahit na maraming problema sa mga paligid natin, mabigat man o simple, lagi lang natin tatandaan na, oo, natural na maging malungkot tayo, pero lagi natin tatandaan yung purpose ng Lord sa buhay natin. Maaaring pinagdadaanan po natin tong mga ganitong pangyayari sa buhay natin dahil gusto ng Lord na palakasin tayo. At someday, kung may mga tao man pong makaranas ng ganito, gagamitin ka ng Lord para maging encouragement doon sa isang taong kagaya ng naranasan mong problema. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi sa totoo lang po, may mga bagay na iniisip ako, pero na minsan nalulungkot ako, pero si Lord yung nagbibigay ng joy sa akin. And naniniwala ako na si Lord yung may purpose siya sa buhay ko at ano man yun, ang ending nun, alam kong panalo ko dahil pinagkakalob ko yun sa ating Panginoon. Amen! And ayan po, kagaya nga po ng ating mga pinagdarasal no, dati na maging maayos po yung simbahan natin, patuloy tayong magpasalamat at purihin ng Panginoon dahil ang ating simbahan
ay magagawa na po. Diba po? Napakalaking halaga po nung kailangan para mapaayos na to. Kaya medyo natagalan po tayo na ipapaayos. Pero tinugon po ng Panginoon ang pangangailangan ng ating simbahan. Ganun po, magpala ang ating Panginoon. Bagamat hindi pa po natin nakukuha yung mga pinagdarasal natin. Pero darating at darating ang panahon, ibibigay po sa atin ng ating Panginoon yan. Lalo na kung alam niyang ito'y makakabuti para sa atin. Kaya huwag po tayong magmadali minsan dahil si Lord, nag-preach na po ako. Si Lord po ang may alam ng lahat ng yan. Sige po, bago po saan tumapunta tayo pong lahat ay tumayo at manalangin po tayo. Sige po, magkaloob po muna tayo. Ayan po, sa online giving po natin, pwede po natin i-send sa 09075566033. Ang pangalan po ay Jessril Noriega. Sa mga tao hindi po nakaka-attend dito, pwede niyo pong ipaabot yung tithes and offering natin sa pamagitan ng GCash account. Sige po, patuloy na i-enhance po natin yung ating mga pinagkaloob. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God, na kami ay magkakaloob sa iyo, ibabalik namin yung para sa iyo, Panginoon. Ay naniniwala kami, Lord God, anumang kadamutan sa aming mga puso, ay wawasakin mo ito, babasagin mo, Panginoon, at papalitan mo, Panginoon, ng may puso mapagbigay, kagaya, Lord God, ng lagi mong binibigay sa amin, lagi mong ginagawa sa amin, bagamat kami ay madamot minsan, pero ikaw ay bukas palad na nagbibigay sa amin at pinoprovide lahat ng pangangailangan namin. Naway, Lord God, maging kagaya mo kami, Panginoon, at ibigay yung nararapat para sa'yo at hindi magnakaw ng para sa'yo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, ang aming pinagkaloob ay magagamit lamang po para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Naniniwala rin kami, Panginoon, kami ay i-provide mo lahat ng pangangailangan namin, physically man to, emotionally man to, and spiritually lalo na, Panginoon, at financially, Panginoon. Naniniwala kami na ikaw ang aming great provider. Maraming maraming salamat po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, bago po tayo dumako sa salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay mag-random sa ating pong mga announcement. Sa araw po na ito, yan, tingnan po natin sa screen. Yan, sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat ng mga nandito, kung hindi pa po ninyo na-like ang ating pong Love of Jesus page, you can go sa ating pong page and i-like po ito dahil road to 1,000 likes na po tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And yeah, tuwing Monday to Saturday, 7 o'clock a.m. onwards, nagkakaroon po tayo ng morning devotion with different speakers. At alam ko po nakakanood kayo at nawapatuloy po tayong manood ng ating po mga morning devotion. And tuwing Wednesday naman po, from 7 p.m. to 8 o'clock p.m., nagkakaroon po tayo ng midweek service. At sa lahat po, patuloy rin po natin ilaan ng ating pong Wednesday. Isang oras po yun na gawain para sa ating Panginoon. And ito rin po ang ating pong evening prayer from Monday to Saturday. From Monday to Saturday, nagkakaroon po tayo ng evening prayer kung saan ginagamit po si Pastor Kiko at si Brother Louis Reyes para po magturo at para may panalangin ang inyong pong mga prayer requests. Ito, sa mga bata naman, nagkakaroon po tayo ng Bible stories. Pinangunahan po yan ni Sister Jessica at ni Sister Jenny Lou para sa mga bata. G4K show tuwing 4 p.m. every Saturday. Ganun din po sa mga kabataan na nakaraan po, naggawa kami ng video ng Quaranto. Ang topic po namin doon is panoorin niyo na lang po. Ayan, tuwing ito naman, every month or one verse per week, nagkakaroon po tayo ng 1-minute message para palakasin ang inyong mga
pananampalataya, at ito, free counseling and free prayer request sa lahat po ng mga gustong mag-send ng kanilang mga prayer request. Pwede po kayong mag-chat sa ating pong page or personal kay Pastor kung nahihiya po kayo, at maipanalangin po namin yung mga prayer request po ninyo. At mamaya po, magkakaroon po tayo ng communion dahil ito po ay first Sunday ng buwan. At sa lahat po ng mga nasa kanilang mga tahanan, pwede po kayo mag-prepare ng biskuit at ng juice para makiisa po kayo sa ating pong communion mamaya. At ito po yung ating pong latest announcement. Wala po tayong church gathering or face-to-face gathering sa date na from August 6 to August 20 dahil po sa ating enhanced community quarantine. Wala po muna tayong face-to-face, pero dahil wala face-to-face na gathering, meron rin po tayong online gathering kung saan pwede po tayo magsama-sama virtually para makapag-puri pa rin tayo sa ating Panginoon. Ayun lamang po yung ating pong mga announcement sa bawat isa. Ay patuloy na tandaan po natin mga anunsyong ito at patuloy rin po namin ipapaalala sa inyo para hindi po ninyo makalimutan. Yan! Ready na po ba tayo makinig at mag-aral ng salita ng Diyos? Kung ready po tayo, magsumigaw nga ng malakas na amen at mag-comment sa ating pong comment section na ako ay handa na. Kung handa na po tayo, ready na po natin ang ating mga sarili, ang ating pong mga pandinig, ang ating mga puso at ang ating isip. Ganun din ang ating po mga Bible at mga notes para mag-isulat po ninyo yung mga points or topic or lesson na matutunan po ninyo sa araw po na ito. Hindi na natin patatagalin pa, tinatawagan po natin ang ating butihing pastor. Walang iba kundi si Pastor Enrico Duyong. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin si Lord, yung pinakamalakas at pinakamataas at pagpapas sa atin sa Panginoon. Ito pong magandang umaga po sa inyong lahat. Are we blessed for today? Amen! Alam niyo, hindi lang po tayo ngayon blessed po, kundi araw-araw po ng buhay po natin. Tayo po ay sobrang pinagpala po ng Panginoon. Amen po, no? At yung pagpapala po ng Diyos po na ito ay mighty treasure po natin. Araw-araw, no? Wala po tayong ibang babanggitin sa ating kapwa sa kapitbahay, hindi po yung buhay ng may buhay, kundi yung buhay po ng ating pong Panginoong Jesus. Amen? Na siya ay sobrang mabuti sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakayawakan yung bata. Pakayawakan. Para wala pong masirang gamit dito. Mahal po yan. At ngayong oras po na ito, nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Like, pakitaas nga ng konti. Nakikita ko yung sarili ko rito. Meron tayong monitor. Konting-konti lang. Yan! Tinaas na ni Jezreel. Late ng konti eh. Praise God! Okay na yan. Sige. At ngayon po ay mag-aaral na po tayo ng mensahe ng Panginoon. Pero bago po ang lahat, no, ulitin po namin na sa darating po na 2 linggo, wala po tayong church gathering. No? Marahil siguro meron pong matutuwa. At meron naman pong sobrang malulungkot. Sino po rito yung malulungkot na walang church gathering? Sino po yung malulungkot? Ako, malulungkot po ako pag wala akong church gathering. Hindi po ako masaya noon. Kasi nga, iba yung nandito ka sa church eh. Hello? Iba yung kasama mo yung pamilya mo kaysa yung nasa abroad ka tapos ano lang, video call lang. Diba? Iba pa rin yung nahawakan mo. Iba pa rin yung nakikita mo talaga eye to eye. Kaya, I encourage you po pagkatapos po ng lockdown po uli na ito. No? Alas 9 pa lang, punta na tayo sa church at ipakita natin sa Panginoon na we are excited to have fellowship with God and fellowship to other people. No? At ngayon, ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil alam nyo, yung problema po natin, baliktad na eh. Nandiyan yung pagpapala, no? Naghihintay na lamang po kung kailan po gagawin yung church. Hello? Hello? Ang problema lang po talaga natin yung kuryente, no? Isang araw kapag pwede po yung welding po na yan. Eh, tuloy-tuloy na po ito.
at pagagandahin po ng Diyos ang church po na ito. Alam nyo, marami pong gusto mag-bless sa church po na ito. No? Dahil yan po sa katapatan po ng Diyos. Amen po, palakpak po natin ng Lord. Nakita naman po natin, simulat sa pool, yung pisa po yung church po na ito talagang literally hindi po maayos. Pero unti-unti po, pinapaganda po ng Panginoon. At kung paano po pinapaganda ng Diyos yung church po na ito, nawa sumasabay din po yung ating puso. Amen? Sa pagmamahal sa ating pong Panginoon. Aanhin natin yung magandang church, pero pangit ang ugali po natin. Hello? Maganda yung, simple lang yung church, hindi magarbo, pero yung ugali po natin talagang pack na pack, no? Sabi nga ng mga artista, pack na pack, bet na bet. Talagang maayos po yung pamumuhay po natin dahil po sa ating pong Diyos. At ngayon po, no, tayo rin po ay bumabati sa ating pong online. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa magandang patotoo. Kanina lang po, may nag-message po, no, na may sakit po, pinagaling po ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord. Kagabi lang po yun. No? Pero ngayon, pinagaling po ng Panginoon. At mayroon po mga prayer request na nagpa-vaccine, may side effects. Ulitin po natin, no, talagang normal po yung side effects. Tama po, no? At kahapon yung tinuro ko po about sa vaccine. Vaccine is a gift from God. Pinag-pray po natin yan eh. Lord, magkaroon ng vaccine. Pero nung nagkaroon na ng vaccine, ba't natatakot ka? Diba? Sabi ko nga sa preaching sa company, yung dating pinapasalamatan natin, ngayon nireklamo na natin. Katulad yung asawa mo, dati pinasasalamatan mo, pero ngayon nireklamo mo na. Hello! Sabi mo, Lord, thank you Lord sa siya yung destiny ko, pero nung tumagal na, Lord, parang impyerno yung buhay namin dahil sa asawa. No? Marami pa mga bagay. I-share po natin yan. And, ngayon po, nagpapasalamat din tayo sa Panginoon. Yun nga, nakauwi na po yung nanay ni Joy, si Mama Violi, no? Safe and sound. Si ate naman po, pag-pray din po natin. Malapit na po siya makaalis. Kailan po ba? Wala pang ano, pero malapit na. Malapit na, may visa na. No? Yung visa, nagkaroon na ng visa. Wow! No? At ngayon po, nagpapasalamat po tayo talagang naka-second dose na rin po kami. Kaya malakas ang loob ko na ano, mag-share ng ano eh. Ng about sa vaccine. Kasi na-vaccinean po ako eh. Ang hirap po mag-share dito, wala akong vaccine, sabihin ko, magpa-vaccine na kayo. Ikaw nga, pastor, ayaw mo, takot ka, di ba? Tama po, iba talaga yung meron kang patotoo na ginawa mo, sasabihin mo sa iba, kaysa yung turo ka ng turo, di ba? Huwag gawin mo yan, huwag akong minom. Sasabihin lang sa'yo, huwag ka na rin uminom. Huwag ka manigarilyo, huwag ka rin manigarilyo. Huwag ka mag-kismis, ikaw rin, mas number one ka. Di ba, yung mga ganon? Kaya, iba talaga pag yung pamumuhay mo, ang ipin-reach mo. Kapag ka ang pamumuhay mo, eh talagang, oo nga, nakikita ko si Kristo sa buhay ninyo. No, sa mga nanonood, patuloy lang tayong sumunod sa ating pong Panginoon. At sa ating pong tema po ngayon, di ba, meron tayong bagong tema. No, ang tawag po nito is wisdom over foolishness. No? At nawa, sa apat na linggo, bagamat online po yung dalawang linggo, patuloy tayong tuturuan ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay umuko, kumikit, magpasalamat sa ating pong Lord. Praise God, praise God. Hallelujah. So let's pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa oras po na ito, nagpapasalamat po kami dahil alam po namin, Panginoon Diyos, na napakabuti mo sa aming pong mga buhay. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, that the message, Lord God, na ibabahagi ko po galing po sa iyo. Hindi po madali na magturo, hindi po madali na mag-aral ng preaching, Lord. Dumadating sa punto na meron pong kapuyatan, Panginoon, lalo na po ngayon dahil ang inyo pong lingkod, halos araw-araw, Panginoon, mag-iisip, mag-aaral, Panginoon, at kung ano po yung mensahe na ibibigay po sa mga tao. Lord, salamat po sa kalakasan, salamat po sa talino. Lord, alam ko po yung talino pong ito, yung lakas po na ito, galing sa iyo. At panalangin lamang po namin, Panginoon, na patuloy po namin maibahagi yung aming pong buhay bilang isang great testimony na ikaw ay nagliligtas, ikaw ay nagbabago, ikaw ay nagpapala, ikaw ay nagbibigay, Panginoon, ng tagumpay sa aming mga buhay. Ngayon pa lamang, Panginoon, pour out your spirit unto your people, Lord God. Teach us, Lord God, how to humble ourselves and follow you to the rest of our life. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay mag-comment ng Amen. Amen at magsabi po ng Amen. Okay, maraming salamat po sa 13 nanonood at sa iba po nilang mga kapamilya na kasama. No, meron po na nanonood sa atin nung nakaraang gabi.
Sila po ay 10 po yata sa isang pamilya. Palakpakan po ng Lord. Meron po dyan tatlo, no? Sila, alimutan ko na kasi nung, anong po, ang dami kasi nilang pangalan, no? Iba-iba. No? Meron po tayong taga ano, Hong Kong, nanonood po, no? Nating po mga OFW, meron po sa UAE, meron po sa Taiwan, at marami pang ibang lugar na mga Pilipino na talagang uhaw po sa salita ng Diyos. At meron pa akong mga kausap, no? Talagang gusto ko pong sumali sa inyo pong pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Bagamat marami pong hindi pumapansin sa Panginoon, pero marami rin po talagang uhaw po ngayon. Lalo na po ngayon sigurado pag pandemya. Hello! Marami na nang tatawag kay Lord. Kasi nga, sarado na naman po yung mga ibang negosyo. Bawal na naman lumabas. Yung mga bata, malungkot na naman. At tayo po, patuloy po tayong magpapasalamat sa Panginoon. Amen? For third time around, lockdown ulit, ECQ. Pero tandaan niyo po ito. Kung yung una, sabi ko nga, at pangalawa, iningatan tayo ng Panginoon, pinagpala tayo ng Diyos, hindi tayo nagutom, lalo na sa pangatlo. Dahil tried and tested na, ang Panginoon ay nag-iingat at nagpapala sa bawat sa puso atin. Palakpakan sa atin ni Lord. Hello, Christian. At sa oras na ito, no, ang ating pong pag-uusapan, ang title po natin, at bigyan po natin ng pamagat. Ayan, naulog po. Ang pamagat po natin ngayon ay, when do we need God's wisdom? When do we need God's wisdom? Paki-double check na yung sounds natin ulit. Ren, ito yung mga technical team natin, no? Pasok dito, Aileen. Dito sa isa loob. Dito. Pasok tayo. Dito, Aileen. Dito, meron pa isa. Aileen, dito, meron. Pahinga. Oh, sige. Okay, sige. Take your time. Okay, sounds natin, no? Sound check, okay po. Ayan, 17 na po tayo. Palakpakan po natin ng Lord. 17 po yung nanonood. Amen. Okay. Ang title po natin, when do we need God's wisdom? Kailan ba natin kailangan ang kanyang karunungan? No? Sa totoo lamang po, dapat araw-araw. No? Araw-araw, anumang oras, kailangan po natin ang karunungan po ng ating pong Panginoon. No? Tandaan niyo po ito, iba po ang karunungan na nagagaling po sa Diyos at iba po yung karunungan ng mundo pong ito. Okay? Pangalawa, iba po yung kaisipan po natin, no, sa buhay po na ito, iba rin yung kaisipan ng Panginoon. Sabi ng Bible, your thoughts, sabi ng Panginoon, my thoughts is higher than your thoughts and my ways is higher than your ways. Kung sa tingin po natin parang yung pandemya, no? Parang ang pangit naman ng plano ng Panginoon, 'di ba? Meron pa nagsasabi, pandemic daw, pinlano talaga yung COVID-19 para sa darating po na last days and end times sa Mark of the Beast, no? Meron pa mga ganon. Tapos merong mga nagugutom na, ang dami na pong namamatay sa virus, no? Ang dami na pong natatakot sa vaccine. Biruin nyo, magbibigay ng cure, takot pa rin yung tao. Hello? Na sabi raw, ito naman yung gagamitin para mabawasan yung tao yung vaccine. And then marami pang fears, no, and doubts na nalalagay po sa puso natin. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin pong depressed. Marami pa rin pong meron pong anxiety attack. At minsan kahit Kristiyano, ina-attacki po tayo ng depression, no? Ayaw man natin sa hindi, ina-attacki po tayo. Pero salamat po sa buhay na Panginoon at buhay na salita niya na patuloy po na nagpapalakas po sa ating lahat. Palakpakan po natin si Lord. At higit sa lahat, siyempre, nagbibigay ho ng talino po sa atin. Alam niyo po, meron pong isang lingkod ng Panginoon, si Solomon. Siya po ay tinanong po ng Panginoon, no, sa Old Testament, sa Book of Samuel. Sabi niya, ano ba ang gusto mo? No, humiling ka kahit isa lang, ano ba yung gusto mo? Gusto mo ba ng kayamanan? Gusto mo ba ng katanyagan? Gusto mo ba ng mga material na bagay? Alam niyo, sabi ni Solomon, Lord, I want wisdom that coming from you. Alam mo kung bakit yung hiniling niya? Talagang wise si Solomon, eh. Di ba? Sabi nga, si Solomon is the wisest man in the whole earth. Wala na pong iba, kundi siya talaga. No? Napakatalino. Pero dumating sa punto na minsan po, yung kanyang talino talagang hindi nagamit sa tama. Nagkaroon siya ng kasalanan. No? Na-divide po yung kingdom ng Israel. Pero by God's grace, talagang yung buhay ni Solomon
ay ginamit ng Lord, talagang makita yung glory ng ating pong Diyos. And dito po, kung si Solomon ay humingi ng karunungan sa Panginoon, at dahil sa karunungan ito, ano po nangyari sa kanya? Siya po ba yumaman? Hello? Kapag matalino, kaya yaman ka? Okay. Ha? Yes? Diba? Bakit? Matalino ka eh. Lalo na yung mga nakatapos ng ano, pag-aaral. Matalino ko. Diba? Ay, apo, siyempre. Ang isang matalinong tao magtatrabaho. Kasi pag hindi magtrabaho, hindi po matalino. No? And, nung naging matalino si Solomon, naging ano ba siya? Naging kilala po ba siya? Yes! Matalino siya eh. Naging hari po siya. Diba? Kapag ikaw ay matalino, ano man pong dahil matalino ka, may pera ka, yayaman at yayaman ka. No? Sino po sa atin gustong yumaman, taas po ang kamay? No? Hindi lang po si pagkatyaga, kundi dapat talino po. No? Talino. May mga masisipag at matyatyaga. Pero minsan, pagka hindi talino ang ginamit mo, masasayang po yung sipag at tiyaga. Kasi minsan yung sipag at tiyaga ginagamit sa masama. Hello? Ginagamit sa maling diskarte. Nasabi ko nga, di ba, nung nakaraan, hindi ko alam kung, hindi ko na alam kung sa morning devotion, evening prayer, o dito sa Sunday service, Wednesday service natin, na yung talino po natin minsan ginagamit sa Sunday service yata, na yung pagtakbo mo ng matulin ginagamit sa Olympics. Di ba? Pero kapag ka ikaw ay hindi galing sa Panginoon yung talino mo, gagamitin mo sa pagnanakaw yan. Di ba? Mabilis ka tumakbo eh. Nanakaw ng cellphone, di ba? Pagka papansin niyo yung mga magnanakaw ng cellphone, nabibilis tumakbo. Talagang aral po sila eh. Aral po sila. No? And depende yan sa pagkakagamit po ng ating pong talino. At ngayon po, gagamitin po natin yung talino na meron po tayo, no? Sa kailangan po natin kapag meron pong tatlong bagay na pag-uusapan po natin ngayon. Sabi nga, there are three things na dapat nating kailanganin at dapat po nating gamitin ang talino na nanggagaling po sa Lord. Number one po, in our devotion, no, ito po yung number one di po natin, in our devotion to God, we must use our God-given wisdom for Him or for His glory. Sa Tagalog po, no, na sa ating pagmamahal sa Diyos, sabi nga, we must use, gamitin po natin ang karunungan pong ito para sa kaluwalhatian at para po sa ating pong Panginoon. Sabi po sa Bible, sa Mark chapter 12 verse 13, the Bible said, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, no, and with all your mind, with all your isip, no, with all your mind. My question is, saan po natin ginagamit yung ating isip? Maraming ibang tanong po sa inyo, Pastor, kung wala na akong isip, wala na akong maisip, no? Sa sobrang ang daming iniintindi, talagang ikaw ay pati utak mo na lockdown, alam mo yon, nabablanko ka. Yung iba po sa inyo, baka mamaya sa mga nanonood po sa atin, yung iba sa inyo, lutang. Na hindi ka naman literally lumulutang, pero yung utak mo talaga, ang daming iniisip, lumulutang sa ere. Yung bayarin, yung sakit at karamdaman, yung relasyon yung mag-asawa, yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung pag-aaral mo, yung ministry, etc. Maging yung jowa mo na iniwanan ka. Fear not, move on. Move on tayo. Move on. No, ang dami natin iniisip. Pero sabi nga, dito, meron po tayong dalawang H naman po. Ano yung dalawang H po na ito? Ito po yung tinatawag na heavenly mindset. Heavenly mindset. Sabi po sa Colossians 3:2, basahin po natin, magkaroon tayo ng kaisipan na panlangit. Colossians 3:2. Sabayan muna po natin ng 1 sa 2. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng pag-iisip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Tanong ko po sa inyo, anong laban po ng isip po natin?
sa mga oras po na ito? Yung mga panlupa lamang po ba o yung mga bagay na panlangit? Pastor, hindi ko po magets. Okay, ano po ba yung mga bagay na panlupa? Okay, yung mga isip po natin na bagay na panlupa, yung sarili mong gusto mong makatapos ang pag-aaral, gusto mong magkaroon ng negosyo, magandang trabaho, magkaroon ng isang magandang karelasyon o gwapong karelasyon, magkaroon ng isang magandang pamilya, magarang kotse, magarang bahay. Hello? Makita mo si ano, yung isa sa kahit isa lang sa BTS. Sa ano ba? FB19 pala. Ano ba? Kakahalo-halo na kasi mga pa. FB19, tama. Gusto mo makita, no? At meron pa tayong mga bagay na gustong makamtan dito po sa mundong ito. Gusto talaga natin yumaman. Lahat po tayo nag-aasam na tayo po ay yumaman. Amen po ba? Sino po rito nag-aasam na siya po ay yumaman? Amen. So, wala naman po tayong plano na wala naman magsasabi sa atin. Ako po, paglaki ko, gusto kong humirap kami, magutom kami, magkasakit kami, wala. Lahat tayo gusto natin yumaman, no? Malusog, maging malakas, lahat po yan. Walang masama po. Naiintindi po natin yan. Ulitin ko po, baka mamaya, ano ba si pastor? Baka mamaya, isipin na lang namin church. Tapos, paano yung ano namin, di ba? Yung kabuhayan namin, paano yung negosyo, paano yung trabaho, paano yung pag-aaral. No? Ang Diyos po ay balanse. Hindi ibig sabihin na kalimutan po natin yung ating pong mga ginagawa sa mundong ito. Kasi tao po tayo eh. Pero wag naman natin kalimutan na tayo po ay spirit. Hello? Tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ang ating pong patutunguhan, tayo po ay heaven bound. No? Tayo po ay biyahing langit. Malapit na po tayo, biyahing langit. Kasi sabi ko nga, lahat tayo may taning na eh. Yung iba po sa inyo, mauuna lang po. Bakit? Malapit na sa finish line, sa edad. Pero lahat po tayo, kukunin din ni Lord. Ang mahalaga, meron tayong langit na naghihintay. Di ba? Sa John chapter 14, verse 1 and 2, di ba? Huwag kayong matakot, manalig kayo sa akin, at sa ama, at manalig kayo sa akin. Sa bahay ng ama ay maraming room. Kaya kung dito po sa lupa, parang wala kayong kwarto, wala kayong bahay, sa langit, meron kang mansyon na inihanda si Jesus para sa iyo. Palakpak po natin, Lord. No? At ngayon pa lamang po, isipin na po natin, ano kaya ang madadala ko sa langit? No? Ano po yung mga reward na masasama ko sa langit? Kasi yung pera, hindi mo masasama yan eh. Kahit ikaw na yung pinakamayaman na tao sa balat ng lupa, pag namatay ka, hubad kang pumunta rito, hubad ka rin babalik, at wala kang madadala. Kahit nikusing, kahit piso, kahit banking kung ano, sinasabi nilang banking kung duling. Sa kaya nakuha yung banking kung duling na yan? I-re-research ko yan, no? Pag-aaralan ko yan, tapos ipipreach ko yan. Ang title natin, Banking kung duling. 23 ko siya. Ha? Ano? Sinasagot si Jesslyn. Magbe-preach na rin si Jesslyn. And, sabi nga, isa-isip po natin yung mga heavenly thing. Ano po ba yung mga heavenly thing? Diba? Yung kanina binanggit ko, earthly things yun eh. No? Yung mga pagkain, di ba? Sarap kumain kaya. Lalo na pagka paborito mong ulam. Kare-kare. Oh, nakakagutom, pastor. Adobo. Nakakain na po ba kayo ng adobong bakulaw? Nakakain na kayo nun? Adobong, ano ba yun? Adobong kahoy. Kasi mahal po yung baboy. Tinola. Tinolang lamok. May kasamang ding. Pansit karton. Nausa yung manok eh. Di ba? Ha? Pansit karton. Gusto nyo? Nasang karton po yung pansit karton. Meron po pong isa. Torta. Sarap. Tortang pagong. Kasi talong ang mahal po eh. Yung pagong po. Bawal pong kainin. Joke lang po yan, no? Kayo masyado seryoso. Kaya na high blood kayo, eh. No? Ano muna? Relax lang mo. Inhale. 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 Exhale. Yan, syempre, sabi, hingang malalim. Sabi, pag-injection ng hingang malalim para hindi mo maramdaman ang pain. Ganyan din sa Panginoon. Hinga tayong malalim, Lord. Help me. I'm fallen. I'm falling for Him. Tumigil ka. Oh, tumigil ka. 3 years old ka pa lang. Maganyan ka na, ha? No? Sabi nga ni Sir Louis, basahin ko lang, siya po yung huling comment dito. Always think about noble things above. Wow, ano ba yung noble? Yung mahalagang bagay, talagang importante. Ano daw? Ha? Translator. Oo nga eh. Ano Nobel. Ano ba yung Nobel? Nobela. Akala ko, walang doorbell. Walang doorbell, Nobel. Okay. Sige. Yan po, isa-isip po natin yung heavenly things. Ano po yung mga heavenly things? No, yung word of God. Di ba?
Kasi heavenly things po yan. Heaven and earth will pass away, but the word of God still remain forever and ever and ever. Amen po. And the word is the Lord Jesus Christ. Amen. Ako po excited na makita ko ano itsura ni Jesus talaga. Sa totoo lang, hindi po yung nakikita po natin sa mga palabas o sa ibang mga bagay, no? Kundi, pag nakita po natin, no? Pag nakita ko si Jesus, isa lang sasabihin ko, Lord, hindi kita kamukha. Eh, sobrang gwapo nun, eh, no? No, ako, sobrang gwapo, hindi ka ma... Yung ba, makakita niyo yung mga poging artist. Sino ba pinaka-poging artist sa iyo sa mga... Ha? Daniel! Si Daniel, ano? Daniel Padilla. Daniel Padilla. Si Cardo. Si Cardo. At marami pang iba. Si Ding Dong. No? Ding Dong Guantes. Richard. Richard Goma. No? At marami pang iba. Kukumpara sa mukha ni Jesus, nako. 0.1 lang po yun. Pag nakita na si Jesus, nagniningning ang kanyang mukha. Wow! Talagang ma-amiss tayo pag nakita na si Jesus. Mapapa-starstruck ka, sasabihin mo na lang, dream, believe, survive, starstruck. Iba, di makaralize sila nana. Pasensya na po ah. Medyo sa panahon po namin to, mga ano po kami. Nabutan niyo po ba yung ano, sa kanila yung ano, kay Aida, si Lorna, at si Pe, yung mga ganon. Si Tirso Cruz the Third, yung mga kalala niyo po, no? Tito Big and Joey, si Soto tuloy. Tito Big, Winnie Cordero. Yon, isa-isip po natin yung mga bagay na panlangit. Yung Word of God, yung worship. No, ngayon pa lamang, talagang mag-worship na po tayo sa Panginoon. Ay, worship din po natin, talagang binibigay nila yung boses nila. Tayo po, nakakatawa si Ate Jay, nakita ko nag-live. Yun po yung mga gusto ko makita na umaawit sa Panginoon. No? Hindi po masamang awitin yung mga ibang love song. Okay po yun, walang masama. Huwag lang yung mga bastos at yung may negative effect. Diba? Yung katulad niya, kunin mo na ang lahat sa akin. Habang naglalaslas kasi yun eh. Diba? Huwag lang si Doding Daga. Kilala niyo si Doding Daga? Diba? Sa channel to ba yun? Talent 7. Diba? Yung mga love song na ano ba yung paubaya, no, na habang pinapatugtog nila yun, yung mga kabataan ngayon talaga, nandiyan yung panlinis ng silver. No? Kasi nga, ano sila eh, broken hearted eh. Nangihinayang. Kantayin niyo po yung mga, inspirational. Yung mga ano, yung mga sana dalawa ang puso ko, huwag niyo po kakantayin yun. Pang ano po yun, mahilig pong mga lunya. Sana dalawa puso ko para yung asawa ko sa kayo. Yung kakantayin nyo. Kakantayin po natin yung mga worship song. Number one po yan. Ha? Humanap ka ng pangit. Parang inuturo mo. Parang nakatingin ka sa akin, bottom ha. Ha? Gusto mo ba ng bottom? Di ba yung mga kantang ganun? Pero pag kinanta po natin yung mga worship song, iba talaga pakiramdam. Tama po. Ito po ay pagpupuri natin sa Panginoon. At the same time, meron pong epekto sa ating katawan. Sabi nga, let's turn our worry into worship. May sakit si Maynard, worship. Kulang sa pangailangan, masakit ulo, let's worship the Lord. Nung nag-worship tayo, nawawala po ang ulo. Ay, nawawala ang ulo. Nawawala ang sakit ng ulo. Diba? And then praise God for that. No, ito pong ginagawa po natin, yung fellowship. No, ito po yung mga worldly things at yung mga ginagawa po natin, mga kabutihan. Mga bagay po na yan para po sa Panginoon, mga heavenly things. Pagpatuloy po natin yan. Ano po? Pangalawa, sabi rito, hindi lang heavenly things, mga holy things. No? Ito naman po yung mga bagay o kaisipan na nakakalubot sa Panginoon. Ito yung holy mindset sa Philippians 4:8. Philippians 4:8. Tagalog tayo, Tagalog. Para mas maintindihan natin. Yan, bilang pagkatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. No? Kasi minsan po yung ating pong kaisipan is very polluted po of the other things or other words. No? Na minsan po hindi na kapuri-puri, hindi na kagalang-galang, hindi na marangal, hindi na po totoo. No? Yung ating mga iniisip. Ano po ang mas laman ng isip po natin ngayon? No?
palagay po natin ano po, yung mga inisip po natin ngayon. Meron pang nag-iisip sa inyo na ulam ko mamaya. Gusto kong, ano, gusto kong lumaya sa amin. Yung ba yung mga holy thing na, ano, kalugod-lugod sa Panginoon? Gusto ko na lumaya sa amin kasi nga, palagi na lang tuyo ang ulam. Diba? Nag-aaway na lang si mami at daddy. Diba? Wow, social, no? Siyempre, rich kid tayo ngayon, eh, no? Kahit pandemic, rich kid tayo. Okay, iniisip mo, paano kaya ako makakaganti sa kaaway ko? Diba? Okay naman, meron naman, paano kaya maidideliver yung chismis na talagang hindi niya mahalata na kinikismis siya? Na hindi ako mapupuna, di ba? O kaya naman inisip mo, paano kaya papapalago yung negosyo, no? Siguro baguhin ko yung timbangan. Yung isang kilo, yung pala kalahating kilo lang. O isang kilo yun, para kumita ka ng malaki. Huwag pong gawin, kung gagawin yun, bro, ha? Ito, si Botong baligtad. Yung isang kilo, ginagawa, sinusobra niya isang guwit para sa mga tao. Wow! Yan ang Christian. Kaya ang tawag natin sa kanya, Christian na Christian. Bro, ingatan mo yung pangalan mo. Pangalan pa lang, lagot ka ng pagkaan. No? Pambira, Christian pangalan mo, tapos pasaway ka. Di ba? Yung pangalan mo, yung si Christ na dun sa pangalan mo, kaya magpakabay ka, Christian. Aileen! Anya ka pa ba? Hello, 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 hello. Pasok ka na. Gutom ka na, di ba? Busog pa rin. Sige, okay lang. Mamaya, magugutom ka rin. Magugutom ka rin. No? And then, mamaya, kakain na naman, no? Pag nagutom, kain lang muna, kain. Kasi minsan po, isang araw, baka wala nang dumating na ano eh. At least meron tayong baon pang 10 araw. Di ba? Ano po? Andito po. Parang unggoy. Andito. So, ano po yung laman ng isip natin? Kaya ka nag-aalala, baka inisip mo, kailan ko yung mababayaran yung utang ko? May utang pa akong 30,000. Di ba? Tapos nag-worry ka ngayon. Di ba? Hindi nakakatulong po sa atin. Pero ang isipin po natin, yung kabutihan po ng Diyos. Maganda po ba? Isipin po natin kung paano ka pinagaling ng Panginoon. Amen? Isipin po natin kung paano tayo talaga tinuturuan ng Diyos, tinutuwid ng Panginoon araw-araw sa pamamagitan ng kanyang salita. Hello? Isipin po natin, grabe, naging blessing pala ako sa pamilya ko. No? Dahil isang beses, talagang yung magulang ko, yung kapatid ko na dadalhin sa ospital, ang ginamit ako ng Panginoon para mag-provide kasi nakaipon ako. Praise God for that. Diba? At isipin niyo po, no? Maging ano tayo? Tayo po yung mga taong pessimist. Ano yung pessimist? Ibig sabihin, tayo po yung lagi nag-isip ng positibo. Ha? Ano ba yun? Ay, ano pala? Optimist pala. Sorry po, ha? Sorry po. Optimist pala. No? Ang pessimist, pagkabaligtaran. No? Yung negatibong iniisip po palagi. Kaya naman, yung optimistic ka, kaya talagang positibong pananaw. Pag tinignan niyo po, halimbawa, pag tinignan niyo po yung baso, meron ba tayong baso dyan? Ninang Grace, meron baso? Diba? Naubos po yung baso po namin. Ginamit po lahat kagabi. Halimbawa, ayun na po yung, ano ni nanay, yung water station ni nanay? Tumbler. Paki ano nga, dad? Tumbler. From 7-Eleven. Sponsor, ha? Pakaya naman. Ito po. Pag tayo po ay, bawal po ipakita, no? Hindi naman, hindi po nagbibigay. Bawal po. Pag tinignan po natin to, diba? Ang negatibong tao, konti na lang, maubos na. Para pag, pero pag positibo ka, konti na lang, mapupuno na. Amen? Amen? Amen. Konti na lang, mapupuno na yung blessing para po sa inyo. Diba? Amen po? Yung pandemya po na ito, pangatlong beses na, pag negatibo ka, Lord, bakit ganun? Parang pinaparusahan po kami. Pero pag positibo ka, Lord, pangatlong beses na, alam ko po, mas lalo mong ipapakita kung paano mo kami iingatan at pagpapalaing. Dahil hindi hadlang ang pandemya upang hindi kami makakain, lumakas, lumusog, at maging masaya. No? Maging, ano tayo? Positibo tayo. Kasi may mga tendency talaga nagreklamo tayo eh. Diba? Yung mga kawalan, nireklamo po natin. Pero ngayon, pasasalamatan po natin kahit kawalan. Kahit negatibong bagay, pasasalamatan po natin. At maging positibo ang ating pag-isip. At kapag iniisip po natin palagi yon, no? Yung depression, talagang walang puwang sa ating mga puso. Tandaan niyo po, sa lahat po ng depressed, kasi lagi mo iniisip yung negatibo, yung pangit, yung nakaraan na hindi maganda. Isipin mo yung magagandang nakaraan, isipin mo yung
mga magagandang pangyayari kahit sa kabila ng pandemya. Almost magto 2 years na po ang pandemya. Pero God is good pa rin po sa ating mga buhay. Amen, amen po! Palakpak po natin, Lord! Dito po sa mindset po, nagsisimula lahat. No? Our battle is in the mind. At kung sa mind pa lang, bagsak na tayo, talo na tayo, negative na tayo, talagang babagsak po tayo. Pero kung patuloy tayo mag-iisip ng tama, ng mabuti, ng kalugod-lugod, ng kaibig-ibig, kagalang-galang, no? Ano man ang pagdadaanan po natin, kahit sa, hindi lang po, talagang grabing bagyo ng buhay po natin, patuloy tayong parang mga ibon na umaawit pa rin, nakasilong sa isang puno, na umaawit at nagpapasalamat po sa ating pong Panginoon. Amen po, no? Amen po yung number one po natin. In our devotion sa Panginoon, isipin po natin, no? Let's focus our heart and our mind to Jesus, no? Na siya po yung ating pong laging ipokus, wag po sa mga bagay na nangyayari po sa atin. And all things will be fine, no? And pangalawa po, in our down moments, in our down moments, we need the wisdom of God to overcome all our struggles in life. No? Sa ating pong stage ng depression, discouragement, disappointments, no? Yung mga doubts natin, eh sabi nga, bibigyan tayo ng karunungan ng ating pong Lord. Sabi nga po sa James chapter 1, verse 5. Santiago. Time check po natin, 11:28. Tama po ba? Santiago. Naalala ko rito si James. No, si Jaime. Saan ba yung Santiago rito? Yan. 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Amen po. No? Humingi tayo ng karunungan sa ating pong Panginoon. Sabi nga, come close to Christ. Tatlong si po yun. Si. Come close to Christ. Kapag may problema ho tayong pinagdadaanan, wala tayong ibang tatawagin at lalapitan. Hindi ang Bombay, hindi ang kapitbahay, hindi yung pinakamatalik mong kaibigan, hindi yung magulang mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung pastor ninyo, hindi yung co-leaders po natin and church member, kundi si Jesus. Bakit? Kapag iba yung unang kinausap natin, nilapitan po natin, we will be disappointed. Amen. Minsan kung sino pa yung aasama mo makakatulong sa'yo, sabi ko nga palagi, yun ang hindi makakatulong sa'yo. Hello? Pero kapag lumapit ka sa Panginoon, isang tawag mo lang, di ba? Just call His name and He will be there for each and every one of us. Palakpakan po natin ng Lord. Sabi nga ng kanta, one call away. Hindi mo na kailangan mag-shout out, so sumigaw. Panginoon! Hindi. Kahit simpleng ano lang po. No? Sabi ko nga sa morning devotion, na minsan hindi mo na kailangan magsalita eh. Umiyak ka lang sa Panginoon. Yung katulad ng panalangin ni Hannah, na sabi nga ni Eli, ni paring Eli, ala eh, lasing ere! Di ba? Hindi po batanggen yun. Inalagyan lang natin ng ano. Lasing ere! Lasing ka, no? Hindi po. Nagpipray lang talaga siya. Kasi pag, siguro habang nagpipray siya, no? No? Parang lasing. Pero hindi po siya lasing. Talagang umiyak siya sa Panginoon. No? Mahina lang yung boses niya. Let's cry out to the Lord. Let's come to Jesus. Sa mga taong depressed po ngayon, sa mga nanonood, na hanggang ngayon nararamdaman mo yung depression, patuloy ka lang umiyak sa Panginoon. Sa tao nga, di ba, pagka nag-share ka ng problema mo, after that, ano nangyayari? Lumuluwag ang pakiramdam. Sa akin po, pag minakausap po ko, oh, yun yun. Lord, oh, muna Lord. Ano ba yung narinig ko? Parang trumpeta na yata yun. Pero handa naman ho tayo. Hindi tayo manatakot sa second coming. Amen? We are saved by the Lord Jesus Christ. Natakot lang po ako sa tunog. Kasi bata pa yung ano ko. Huwag muna Lord. Lord. Alam niyo naman po eh Lord. Di ba no? And ituloy na wala naman ako. Talaga naman yung tunog na yan no? Tama nang galing yung tunog na yan? Helicopter. Helicopter. Eh baka ano yan? Nagbabadya.
papalapit na ang blessing sa bawat isa. Positive tayo, no? Hindi yung papalapit na yung ano, negatibo. Sabi nga, let's ask God. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabi po sa Matthew, no, sa mga depressed po ngayon, sabi sa Matthew 11:28-30, babasahin po natin ito. Matthew 11. 28-30. Sabi rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin o problema. Kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Amen. No, let's come to Jesus. Talagang hirap ka na, pagod na pagod ka na, no? Ikaw ay talagang nararamdaman mo na parang iniwanan ka ng pamilya mo, iniwanan ka ng lahat. Meron po tayong mga kausap sa online. Pastor, iniwanan po, kinalimutan po ako ng anak ko. No? At meron po tayong narinig na balita kasi lumalabas din po ako, may narinig po ako, malakas din po ako sumagap ng signal. No? Meron po tayong mga kaibigan na inabayaan po ng kanila pong nasa ospital. Inabayaan ng mga anak. Nasaan yung mga anak? Ba't naiwan yung magulang sa ospital? Walang nag-aalaga. Meron po mga ganong kondisyon at may nanonood po sa atin ganon ng kondisyon. Inabayaan ng kanyang anak. Pero tandaan niyo po ito, pabayaan ka man ng pamilya mo, no? No? Hindi ka pababayaan ng ating pong Panginoon. Nandiyan siya para sa'yo. Malakas naman pong palakpak para sa Panginoon. Sa mga nanonood, po sa online, pwede po kayo pumalakpak dyan, ha? No? Isipin nyo, nasa church po kayo, no? Palakpak po kayo, hindi magagalit po yung kapitbahay, no? Hindi magagalit yung asawa ninyo, no? Okay, tuloy po natin. Lumapit tayo sa Panginoon. Number one, let's pray to God. Sabi po sa Philippians 4:6-7, puro verso tayo ngayon, ha? Ito po ay nabasa na po natin ito many times. Pero ito po ang ating pong reminder sa bawat isa kapag dumadaan tayo sa depresyon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. May pasasalamat. Okay? Kapag nababalisa ka, manalangin ka sa Panginoon. At kapag hihiling ka, mag-thank you ka na kaagad. Lord, salamat po, pinagaling mo na po ako. Lord, salamat po, pinrovide mo po na yung pangangailangan po namin. Lord, mababayaran na po yung utang po namin. Lord, mapapromote po ako. Lord, magiging sexy po ako. Lord, magiging balusog po ako. Lord, magiging matalino po ako. Lord, magagamit mo ako sa ministry. Lord, talagang palalaguin mo yung tindahan ko, Panginoon. I-bless mo yung isda na meron po ako, Panginoon. Wow! No? Isang araw, no? Si Christian, makita natin, siya po ay meron pong palaisdaan. Wow! Siya na po ang may-ari ng Nabotas. Dito, lalagyan po natin, no? Lagyan mo, proyekta natin yan. Para hindi na rabaso ang nandiyan, kundi mga isda. Dati po, malinis po yan, di ba? Tama po. No? Di mga isda, no? Ngayon po, iba na po yung nandiyan. Mga goldfish na po. Naintindihan niyo po yun kung ano po yun. No? And, sabi nga, let's pray to the Lord. Magpasalamat na po tayo kagad. Ako, ngayon pala, nagpapasalamat na ako sa Panginoon. Isang araw, iba na ang itsura ng simbahan. Amen po. Isang araw, iba na ang itsura mo. Iba na ang itsura ko. Mas lalo kang pagwagwapuhin at pagagandahin ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord. Para maayon yung maniwala sa Diyos. No? You are created in the image and likeness of God. Amen po. No? Pero meron pong iba. Ba't iba yung itsura mo? Parang hindi image niya ng Lord. No? Masama po yung tao. No? Lahat po tayo nilikha ng ating pong Panginoon. At kapayapaan ng Diyos. Ayan, ito maganda. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayo maunawa ng tao na siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Amen? Ibig sabihin sa pananalangin po natin, doon pa lamang po, panalo na. Yung depression mo, winasak na ng ating pong Panginoon. And I declare right now, kung sino man po sa atin ang depressed sa kanya-kanya mga tahanan, tandaan mo ito, ikaw ay pinagpala ng Diyos. You are too blessed to be depressed. Kailan po? At kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya iiwanan at pababayaan. And then pangalawa, hindi lamang po yung pray to God. Number one po, ponder to God's word. No? Ito po yung tinatawag na full of wisdom. Ang salita po ng Diyos ay full of wisdom. The law of God is full of knowledge and understanding po. No? Kaya kapag tayo nagbabasa ng Bible,
Kung ang libro na binabasa ng mga kabataan sa mga subjects ninyo, nagpapatalino po sa inyo, nagpaparunong po sa inyo, lalo tigit ang ating pong Biblia na binabasa. No? Kaso nga lang meron silang pagkakaiba. Ang binabasa po ninyong books can only can inform and give ideas. Pero yung sa Panginoon, yung Biblia po niya can give transformation. Amen po? Can give wisdom. Sa palagay mo, parang wala nang solusyon sa problema mo. Pero kapag nagbasa ka ng Bible, ito lang pala ang paraan. No? Ito lang pala ang solusyon. No? Na hindi po natin makikita sa anumang pong pag-aaral, kundi sa salita ng ating pong Diyos. Sabi nga sa Psalms 119:105. If you have your Bible po, sabayin niyo po ako, 119. Aha. 119 verses 105. Sabi po rito, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay papatnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. No, sabi nga, ang iyong salita ay ilaw po, no, sa aking daraanan. Liwanag sa ating pong daraanan. It means, there were times na dadaan po tayo sa dark moments ng buhay po natin. At lalo kung pandemic po na ito, talagang sa totoo lang po, kung hindi ka Christian, kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, magpakamatay na po tayo. Sa totoo lang po. Sa totoo lang. No? Yung iba po na nanonood po sa atin, nagtangka po silang magpakamatay, pero niligtas po sila ng Panginoon. And glory to God. Talaga, ang hirap po ng pinagdadaanan po natin ngayon, lalo na po yung mga taong kababayan po natin na walang-wala, yung walang masilungan, yung mga nasa lansangan. Kung tayo hirap na, what more sila? Di ba? Pero, salamat sa Panginoon, ang Diyos po ang nagbibigay po sa atin ng karunungan. Sabi nga, lagi po tayo, araw-araw, lagi po tayo magkape. Ano po ibig sabihin ng kape? Yung kanina, nakalimutan ko sabihin po ito, yung kape, number one po, kausapin ang Panginoon everyday. Lapangan ng Lord. Kaya araw-araw tayo po ay magkape. Kaya nagkakape na po ako. Hindi. Yung hindi po literal na kape. No? Pwede po kayo mag-gatas, magkape, pero yung kape na ito, huwag natin kakalimutan. Laging kausapin ang Diyos. Pangalawa, yung kanina, kape. Kakausapin ako ng Panginoon everyday. Amen po. At kung gustong kausapin kayo ng Diyos everyday, magbasa ng Biblia. Sabi ko nga, upang hindi mabudol, magbasa ng Bible. Ang dami na pong deception ngayon, lalo na po sa vaccine. Ayaw nila magpa-vaccine. Ayaw nila, baka mamatay sila, may magnet, dumidikit yung cellphone, no? Babawasan yung population, pag nagpaturo ka, 2 taon, patay ka na. Hindi po, totoo po yun. Hindi po mark of the beast yung vaccine. Regalo po sa atin yan. Huwag kayong papadaya sa maling katuruan, huwag kayong papadaya sa mga ibang mga bagay. Patuloy ho tayong magbasa at magbasa ng salita ng Diyos. We are in the last days. Marami na pong false prophets and teachers ang darating po at sasabihin sa iyo yung mga maling turo. Kaya po tayo may fellowship dito, meron pong tinuturo about doctrines. Ang lagi po natin sinasabi, yung tamang turo na walang iba kundi si Jesus po. Ang sentro po ng ginagawa po natin ito, hindi po ang religion, hindi po yung mga bagay, yung mga laws, hindi po yan, kundi ang Panginoong Jesus na siya magbibigay po sa atin ng wisdom. At kapag nilakaran po natin ang salita po ng Diyos, nagniningho tayo at hindi po tayo maliligaw. Amen? Isipin mo yung motor mo, yung sasakyan mo, botong, yung motor mo, botong, walang ilaw sa gabi. Unang-una, mahuhuli ka ng red voice. Bawal yon. Pero kapag may ilaw ka, kahit madilim, susuungin mo at makakapunta ka sa tamang destinasyon. Tama? Ganyan po ang ginagawa ng Bible. If you want, no, to go doon po sa tamang destinasyon, sa pagpapala, sa victory, sa tagumpay, no, karunungan po ng Diyos, nabasahin po natin ang Biblia araw-araw upang marating po natin yung tinatawag na tugatog ng tagumpay. Palakpakan po natin ang Lord.
No? Oh, nakita ko po. Kape, kape. No, can we say kape? Kape. Yan. Iba naman. Pastor, kape. Wala kaming kapera. Wala kaming kapera-pera. Isang araw, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Amen. And then, ito na po. Lastly, yan na, matatapos na po tayo at magpakihanda na po yung communion po natin, ha? Pangatlo, no? Kapag meron na tayo pinagdadaanan, let's stick doon po sa Word of God and prayer, no? And prayer po natin. Yan po ang pinaka, the best na magagawa po natin para po sa ating pong buhay. And then lastly, ito na po. Number 3, in our decision, kanina devotion, ito naman yung down moments. In our decision making, we need God's wisdom to experience positive and great result. In our decision making, we need God's wisdom to experience positive and great result. No? Sa ating pagdedesisyon sa buhay, kailangan po natin ang karunungan ng Diyos. No? Upang maranasan po natin yung magandang resulta at dakilang resulta, no? Sa ating pong buhay. Sabi po sa Bible, sa Proverbs 3:5-6, the Bible said, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. In all your ways or decision, acknowledge Him and He will direct your path." He will direct your path straight. Wow. No? Sabihin, trust in God by acknowledging Him every day. Now, we must acknowledge God every day. We must trust the Lord with all our heart, hindi half-hearted, hindi 99%, kundi 100%, na ipagkakatiwala mo yung buhay mo, yung future ninyo, yung pamilya mo, yung komunidad po natin, yung ating pong bansa. Ipagkakatiwala natin sa Panginoon na isang araw po, malalagpasan po natin ang pandemya pong ito. Naniniwala po ba kayo, isang araw wala ng pandemya? Amen po. Kasi yung tatlong pandemya dumating po sa atin. Tumigil po eh. Bumalik lang uli ngayon pang-apat. At sa araw, magiging history po ito kung paano tayo iningatan ang ating pong Panginoon. Merong magandang patotoo this pandemic season. Meron kang may kukwento sa iyong apo, sa iyong mga anak na darating. Sa mga kabataan, meron kayong may kukwento. Alam mo, anak, nung pandemic sa coronavirus, talagang grabe ang pag-iingat ng Diyos. Meron tayong magandang patotoo sa kanila. No? And sabi nga rito sa ating mga desisyon, magagamit po natin yung wise decision. Hindi lang basta-basta desisyon ng desisyon. Katulad ng isang chess, dapat ganun tayo mag-desisyon. Sabi nga, think before you click. Think before you say. Think before you act. No, sa isang chess, bago ka mag-move, ano gagawin mo? Mag-iisip ka na maraming beses. Pag ginalaw ko ito, naku, maano yung ano? Matatalo ko. Ito kaya? Ah, ito. The best to. Ito na lang. Pag tira mong ganon, panalo ka. No? Kasi tayo minsan, pabigla-bigla tayo sa desisyon. Nag-away kayo mag-asawa, mag-iwalay na tayo! Di ba? Sa trabaho, parang napagod ka na, nahirapan. Ang hirap naman ang trabaho ko. Ang bigat-bigat na ang binabuhat ko, isang tonelada. Sir, magre-resign na po ako. Hindi ko na po kaya. First day pa lang yun, ha? Diba? Parang ako lang, no? Dalawang araw lang ako sa Jollibee, ayoko na. Hirap. Yes, sir, kaya eh. Kaya bilib ako rito eh. Ay, mangat na siya, oh. No? Eh, sabi nga, wise decision. No, sa pagnenegosyo, ano kaya magandang negosyo? No? Parang gusto ko naman ng iba. Yung isda parang may ano, gusto ko na mas mataas. Lord, ano pong ba yun? Bigas naman. Ano mga ganun? Hindi ka ng karunungan sa Panginoon. No? Sa pag-aaral, ano ba yung marami yung tayo mga dapat ipanalangin, i-consider. Sabi nga, isa-isa po natin. Lord, sabi nga rito, choose what is right. No, in choosing what is right and what is wrong. Sa pagpili po natin ng tama o mali. Ang tanong, nag-isip po tayo, tama po tayong gagawin ko. Halimbawa na lang, ito, the best example at lagi ko narinig. Sa pag-inom ng alak, kasi ito yung trending eh. Di ba? Decure ba na nga, umiinom pa rin, ang titigas ng ulo eh. Painom ng alak. Number one, okay lang ba uminom ng alak? Yes or no?
Yes, okay lang po. Minum lang, wala naman ang kalagay, bawal uminom eh. Bawal maglaseng. Kaso lang, hindi lang yun tanong. Pangalawa, baka kabuti ko sa katawan ko. Pag konti, yung ano lang wine. Moderate. Pangatlo, matutuwa ba yung asawa ko pag lagi ako uminom? Patay na. Diba? Yung panghuli, mag-glorify ko ba si Lord kapag ako ay palagi uminom? Pagka hindi, huwag mo nang gawin yan. Amen? Kapag meron kahit isa na nag-ex doon, huwag mo nang gawin yun. Mali yun. Hindi tama yun. Mapapahama ka dyan. Eh tayo pagka ano, ginagawa naman ng lahat eh. Di lahat tayo, di ba? Uso naman ngayon yung mga third party. Join ako dyan, di ba? Uso naman ngayon yung mga ano eh, yung mga live-in eh. Okay lang yan. Ano mga problema dyan eh. Uso naman yung mga itong kasalanan na to eh. Lahat naman kami eh. Hindi lang naman ako adik sa FN na mga kabataan. Kasi pati nanay ko, kajamin ko eh. Nag-FN kami dalawa eh. Kami pa nga yung ano, magkaaway eh. Di ba? Di ba naman, kami pa nga yung tatay ko pa nga tanggero eh. Mga ganun, di ba? Hindi tama. Sa paggawa po natin. Sa opisina. Okay lang bang nakawi ko itong stapler na to? Hindi naman makikita ng boss ko eh. Di ba? Eh lahat yung nakaka-count. Dahil kinuha mo yung stapler, nakita ka sa CCTV, tanggal ka, kahit manager ka, o kahit ano ka. Tanggal sa trabaho. Biluin mo yung stapler lang. Hindi lang stapler, bahala na yung stapler. Di ba? Kasi nga, ganun ka na talaga eh. Sa pag-aaral mo, okay ah. Sa pag-aaral, Lord, magjo-jowa na ba ako? 17 pa lang ako eh. Mag-aaral pa po ako eh. Ngayon na ba, Lord? Pag may lumabas ba sa pinto, Lord, siya na ba? Mga ganun pa eh, no? Sign, di ba? Lord, kung sino mo lumabas sa pinto, ah, siya na, Lord, ah. Eh, lumabas, ano, hindi mo gusto. No, hindi, talagang, yung pinakaayaw mo lalaki, Lord, nagbibiro lang po ako, Lord. Joke lang po, joker po ako. Ngayon, gaganon tayo. Huwag nyo naman, huwag nyo nang pag-isipan na magjo-jowa ba ako nyo. Hintayin nyo yung tamang panahon, mga kabataan. Diba? It is better to live alone than to marry a wrong person. Wow! O, oh, doon, Israel? Baka mamaya, mag-asawa ka na dyan, ha? Pwede na matanda. Matanda na ba, matanda na? Huwag muna. Tulungan mo muna yung pamilya mo. Saan pupunta? Para ko tutulungan mo yung pamilya mo eh. Secret lang, hindi pa tayo tapos. Choose whom to marry. Sabi nga, choose whom to marry sa mga gustong mag-asawa na po sa mga nanonood. Yung mga single po dyan, ikaw ay 85 na. No? Sa mga single po, choose nyo po. No? Piliin nyo po. Pinaka the best is a godly man or woman. Don't look at the looks. Ganda yun ah. Don't look at the looks. It will fade away. Pero yung character, no, talagang yan po yung dapat po natin mananatili ng matagal. And then pangatlo, choose what course you will take. Ikaw ba, Jessica, anong course ko kunin? Pinag-pray mo na ba? Kung BS Carpentry or BS Cosmetology, ba? Pharmacist natin yan. Meron na, pharmacist, di ba? Hindi yung ano, hindi yung ah, dahil uso to, ito na lang, marketing. O kaya, ito yung gusto ng nanay ko eh. No, ito yung gusto ng nanay ko. Kasi yung tatay ko, polis. Polis na rin ako, hindi ganon. Dapat kung ano talaga yung desire ng puso mo. Kung ano yung ano mo, giftings mo. No? Eh, sabi ng tatay mo, gusto ka magpulis. O, kung polis ka, eh, ang gifts mo talaga, eh, kumanta. Diba? O kaya, mag-drawing. Hindi ka rin sa pagpupulis. Kung para sa ibibigay sa'yo ng Panginoon. Okay, next. Choose. Ano to? Kasi siya na po yung sulit ko kasi medyo doktor ko ako eh. Doktor kwak-kwak. Choose. Yun. Choose the job what God wants you to have. Inhirap ang English. Salamat sa aking asawa. No? Kanina pinagluto ako. Tapos tinuruan ako sa English. Hindi po ako matalino sa English. No? Siya po yung magaling po ron. And praise be to God. No, kaya, rapakan na ng Lord. No,
Pero hindi po sa pagtatrabaho, hindi lang po, ay, gusto ko bang service crew? No? Gusto kong mag-waiter o gusto ko ng ganito, hindi po. Pinagpipray po yan. Ako, hindi ko kasi pinagpray dati. Gusto ko maging service crew. Ang bigat pala, hindi ko kaya. Wala, hindi. Nung pumasok ako sa isang trabaho sa SM Manila, bilang isang stockman, nakayanan ko po. Bagamat mahirap din, pero hindi ganun kabigat. No? And na-enjoy ko po yun. Kaso nga lang po, yun po yung time na nagnakaw po ako ng side mirror. No? Nagnakaw ko ng side mirror, pagpasok po ng kinabukasan, sabi sa akin ng ano ko, ng salesman, yung parang pinaka-leader namin, yung ano ron, yung tawag doon, yung ano na, regular. Oh bro, ano nangyari sa'yo? Sabi ko pa nang na-accidente ako sa motor. Mama kasi nga dito, may gas-gas ako dito. Nagsinungaling pa ako. Diba? And wala akong wisdom doon. Pero pagkatapos po doon, after a month, doon po ako nakakilala sa Panginoon. And I realized, mali yung ginagawa ko. I-stop ko na po yun. At binigyan ako ng isang trabaho ng Panginoon. At di ko makakalimutan, isang stockman. Ngayon po ay pastor na naglilingkod po sa ating Panginoon. Dating na stock, pero ngayon po, ginagamit po ng Panginoon. Amen? At tayo rin po, gamitin po natin ang ating isip para po sa ating Panginoon. Ang ating buhay para po sa ating Panginoon. And then sabi rito, choose what is the best business to open. Sino po rito naghahangad ng online business? O sa talagang sa tapat ng bahay po ninyo. Pag-pray niyo po. No, pag-pray niyo Lord. No, kami po, pinag-pray naman po namin kaso lang talagang ano talaga may times na hindi naman lahat ng ano negosyo magbubungga agad sa una. Ito try po namin uli for the second time around. Ang ibebenta po namin ay French fries. iba naman. Kasi nga na, ano na eh, hindi mabenta. Iba naman po. Glutathione. Bibili po kayo? Sa una, bibili po kayo? Glutathione. Pampaputi po, no? Pati mata po, puti. Pati. Yung itim ng mata, puti. Tanggal ang katarata. Sino po may katarata dyan? Tanggal ang katarata mo. Tanggal din ang mata mo. Joke lang mo. Okay, tuloy po tayo. Ito na, konti na lang. Choose a godly friends. Mag-isa sa mga kaibigan mo, hindi basta-basta babarkadahin mo lahat. Sa trabaho mo, bago ko ron, barkadahin ko yan. O, inuman tayo, sama ka, hindi. Diba? May mga bad influence sa barkada, may mga ginagawang kalokohan, iwas ka dyan, tol. Kasi bad company corrupts good character. No? Choose what church to attend. No? Ito ba, pinag-pray nyo na makapunta kayo rito? No? Nung bago kayo rito, Lord, dito ba talaga ako sa LOJ? O parang nililid mo ako sa iba? Wala ko sa aming problema po yun. No? Ulit-ulit ko po, ah, wala po sa aming problema. Kung umatin kayo sa LOJ Manila, o kaya sa LOJ Antipolo, pwede po. No? May malay po natin, gusto nila malayo. May ganun po, may ganun mga tao. Ay, ayoko nang malapit, gusto ko malayo. Nagtatravel pa sila ng malayo. Naalala ko si Pastor John dun eh. Sa Antipolo siya, atin sa Manila. Ganun po, kung sinasabi ng Lord, dito ako nag-grow sa church na ito. Pastor, alis na ako rito, Pastor, ah. Lipat ako sa iba. Okay lang. Huwag lang yung lalayos ka, walang paalam-paalam. No? Alis ka tapos, huwag nangyari. Magkakalat lang yung tao na yun sa kabila. Ganun din yung gagawin niya. Magiging ano, talon ng talon. Rabbit ba? Rabbit? Talon ng talon. Kangaroo! Talon ng talon ka. Hanggang sa isa na lang, isang araw, Ano po talagang relay? Meron pa nga sa amin eh. No? May nakilala ako. Punta ako sa iglesia, punta ako sa galito, punta ako sa ganyan. Iba-ibang relihiyon pinupuntahan niya, sa katoliko. No? Isa lang po, mag-isip lang kayo. Talaga mag-isip kayo kung saan po. No? Kayo po mag-desisyon. At pasisensya naman po kung ano po yung tama at kung ano po yung mali. Kung ano po yung dapat yung pagpatuloy na pananampalataya at hindi. No? Amen? And sabi ho rito, choose what ministry you will belong. Sa mga wala pong ministry, pumasok na ho kayo sa ministry. No? Nagmamakaawa na po si Lord sa inyo. Hindi lang po ako. Si Lord nagmamakaawa na po sa atin. Kung makikita niyo si Jesus, no? Is, you know, mag-serve ka na sa akin. Pwede ba bumalik ka na sa ministry? Diba? Tapos pag nilambing ka, ano gagawin mo? Sige na nga, diba? Okay na tayo, diba? Mati na tayo, okay na, sige na. Pero pagka kay Lord, minsan matigas po ang puso po natin eh.
Ayaw natin maglingkod sa Panginoon. Ayaw natin bumalik sa Diyos. Ayaw natin magpagamit sa Panginoon. Pero ngayon po, magiging wise po tayo. The best decision na gagawin mo is to serve God with all your heart. Amen? Maglingkod tayo sa Panginoon. Then lastly, the best decision and the best person sa buong mundo ay ang pagpili. In choosing God, that is the best decision in our entire life. Yung pinili po natin ng Diyos, tinanggap natin ng Panginoon sa buhay po natin, yun po yung pinaka-the best na decision na ginawa ko. Amen? Pwede po bang pumalakpak na pinili mo si Jesus at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo? Anybody? No? At kung sa atin po, kung meron pa hindi pa tumatanggap sa Panginoon, it's about time. Choose God in your life. Huwag mong piliin na magpatuloy sa kasalanan. Ang piliin mo, sumunod sa ating pong Panginoon. Talikuran ng kasalanan at paniwala kasi Jesus ang magbabago ng buhay mo. Si Jesus ang magliligtas sa iyo. Si Jesus ang magbibigay sa iyo ng isang magandang kinabukasan. At kung sa araw na ito, bago tayo mag-communion, ready nyo na. Kung di mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo, sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya binigay niya ang kanyang kayo sa isang anak. Upang ang sinamang manampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, wala kay Jesus ang desisyon. Nasa iyo. At kung pipiliin mo si Jesus, congratulations. Nasa right track up. At kung hindi, nasa iyo pa rin yan. Maraming maraming salamat. Kung tatanggap ka sa Panginoon ngayon, kung mapapanood mo, mapapadaan ka sa video na ito, mahal na mahal ka ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Tayo pong lahat ay umuko, tumigil at manalangin. At kung nais mong tanggapin si Jesus, kung first time mo lang manood sa video po na ito, sumubay ka lang sa isang maiksing panalangin ng pagkakilala sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, thank you so much for this day. Napadaan po ako sa video po na ito. Salamat po sa oras po na ito, Panginoon, that I realize na lagi po akong umiiwas po sa inyo at hindi pa nagde-decide sa buhay ko na tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas sa aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong pag-ibig at biyaya. Salamat po, Panginoon, na matay ka sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking mga kasalanan. Lord, forgive me. And I open my heart and I accept you and believe in you that you are the Son of God. You are the Christ, my Lord and Savior of my life. Thank you, Lord God, also for choosing me and saving me. Change my life, Lord. And thank you so much for the eternal life. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin, Lord. Alam niyo po, wisdom din po na lagi po natin ibabahagi yung mabuting balita. Why? Kapag hindi po natin naibahagi, sayang po yung mga kaluluwa na dapat makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya ang laman po ng akin pong ano, is puro salita po ng Diyos. Puro pagtanggap sa Panginoon. Kayo rin po, mag-post po tayo. Ibahagi po natin si Jesus. Pwede po ba? Sino po rito may Facebook? Sa mga naririto. Pwede po ba i-share nyo mamaya ito? Itong live po natin. At yung ating po mga morning devotion and evening prayer. Share po natin. Yun na lang po yung tulong niyo po sa akin. Ipaalat po natin ang mabuting balita. Pakibigay na po yung mga ano. Double time lang. Sa mga nasa tahanan po, no, alam ko meron na kayo dyan bread and juice. Pakikuha na po. At tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Habang binibigay po, no, let's pray on your own po, no? Alalahanin na naman po natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Bakit kaya, no? Bakit kaya inutos ng Panginoon itong communion, no, breaking of the bread? Simple lamang po. Tayong tao, makakalimutin. Tama? Makakalimutin po tayo. Anniversary nga, nakalimutan. Diba? Birthday nga, nakalimutan. Gamit mo nga, nakalimutan. What more, yung ginawa ni Jesus,
kung 1,000 years ago pa yun, pwedeng makalimutan ng tao. Pero tayo, inutusan ng Panginoon to celebrate and to commune sa ating pong Panginoon dahil sa kanyang katawan at sa kanya pong dugo, no, na nagsisimbolo po ng tinapay at Diyos po na ito, ay patuloy po tayong magpasalamat, magpasiyasat, at magpasalamat sa Panginoon na salamat po sa kanyang sakripisyo po sa atin. Sige, tayo munang lahat ay magpasalamat bago po ako mag-lead sa inyo. Yes, sir, maraming salamat po, Panginoon. Sa mga nasa online, magpasalamat po kayo kay Lord sa mga oras po na ito. Hawakan niyo na po ang inyong tinapay at yung Diyos. Thank you. Thank you for the name. Thank you, Lord. For your blood. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Today, as we remember yung pagkamatay po ng ating pong Panginoong Jesus, muling pagkabuhay ng ating Panginoon. As we remember the sacrifice of our Lord Jesus Christ, ngayong araw po na ito, pasalamatan po natin ng Lord. Nung gabi pong iyon, nagsalo-salo po ang mga alagad at meron pong tinapay, pinagpira-piraso ng ating pong Panginoon at pinigay po sa mga disciple. Ganon din po ang ginawa po sa juice o sa wine. Ginain po nila at ininom. Sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Ito po ang message si Lord. Huwag po natin kalimutan yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kalimutan na po natin lahat. Huwag po yung cross ng Kalbaryo. That Jesus died on the cross because He loved us so much. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa tanghali pong ito. As we end, thank you so much, Lord God, for your body. Nagkalusag-lusag, Panginoon. Nasaktan. Lord, meron pong mga latay. Pero salamat po, Panginoon, dahil dito, nagkaroon po kami, Panginoon, ng kagalingan. Yun po ang iyong pangako po sa amin. And I declare, Lord, sa mga taong laman ang kanilang isip po ngayon, Panginoon, ay mga problema, at pagsubok at depresyon. Ngayon pa lamang, Lord, paggalingin mo po, Panginoon, ang aming po kaisipan. Mawala po ang depresyon po ng bawat isa at mga pinagdadaanan po namin. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin. Okay, taas po natin ang ating pong juice. Lord, maraming salamat po sa dugo na nabuhos po sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, Panginoon, kami po ay natubos mo. Kami po ay napawalang sala. Kami po, Panginoon, ay nilinis mo. Lord, kami po ay pinatawad mo. Wala pong ibang dugo na pwedeng magbayad ng aming mga kasalanan, kundi ang sa iyo lamang po, Panginoon. And we pray ang bawat isa po sa amin ay patuloy na ma-appreciate, Panginoon, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng pagsunod po sa iyo. Salamat po, Panginoon, as we take this, Lord God, patuloy po namin, Panginoon, ipangangalandakan that you are the Lamb of God who takes away the sins of the world. Thank you so much. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, palapakan po natin ng Lord sa mga wala na po. Alam niyo po, sa mga nasa church, no, mamimiss po namin kayo for two weeks. No, pero standby po tayo, meron tayong online. Please, manood po kayo. Manood po kayo. Makita ko po yung mga pangalan niyo sa social media. Sige po, tayo po manalangin. Magpasalamat sa Lord. Salamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy po na nag-stay, sa siyam na nanonood po sa amin. Ngayon pa lamang, Panginoon, I declare
sa bawat isa rin narito, I declare, Panginoon, na maranasan po namin, Lord God, yung great wisdom na nanggagaling po sa inyo. Sa aming pong napag-usapan na pag-aralan, Panginoon, ng aking deklarasyon, Lord, maranasan po ng bawat isa sa mga desisyon na gagawin po namin, Lord, patuloy kang manguna sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat po sa mga answered prayer, Panginoon, na meron na pong makakalis ng abroad, na meron pong gagaling. Salamat po, Panginoon, na meron kang ibe-bless na isang negosyo. Lord, salamat po, Panginoon, na meron kang isang tao, Panginoon, na gagamitin mo para mapagpala yung isang tao na nangangailangan. Lord, nagpapasalamat po kami, ngayon pa lamang din, sa mga tao, Panginoon, sa online, na walang sawa at walang tigil na lagi pong nanonood. Ang dalangin ko po, Lord, kung sino man po sa bawat isa po sa amin ang meron pong sakit at karamdaman, Lord, especially sa LOJ family, Lord God, sa online, Lord, pinagaling mo na po si Maynard, pinagaling mo na po, Panginoon, si Ate Joy, Panginoon, Lord, pinagaling mo na po si Ate Tess, Lord God, sa may mga sakit at karamdaman naririto, sa aming pong mga lola, Panginoon, Lord God, sa kanila pong asawa, Panginoon, at sa kanila pong mga anak na meron pong sakit, meron pong cancer, Panginoon, sa mga nanonood po sa amin, Lord God, I declare, by the stripes of Jesus, they are all healed. We are all healed in Jesus' name. Lord, I pray, Panginoon, meron pong mga prayer request din po na meron pong binaksinan, Panginoon, at meron pong side effects, Lord God. Right now, Lord, sila po ay pagagalingin mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat din po. Lord, tinapos mo na ang depression sa aming mga puso sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po ang negosyo ay mapagpapala. Patuloy po, Panginoon, ang trabaho ay magpo-promote po ang bawat isa. Patuloy, O Diyos, na isang araw, Panginoon, ang church po na ito, kasama ng mga nasa on-site at online, ay patuloy po na magpupulit. Magpapasalamat sa iyo dahil unti-unti, Panginoon, ang church po na ito ay pagagandahin mo sa biyaya mo sa pangalan ni Jesus. Ngayon pa lamang, ipagpalai mo ang tutulong po sa simbahan pong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-aaral ng mga estudyante, makatapos po sila. Lord, sa pag-aalaga ng mga magulang sa kanila pong mga anak, Lord, hindi makalimutan na disiplinahin at turuan ang mga bata sa turo at aral ng Panginoon. At sa aming church, Panginoon, Lord, hindi magsawa ang pastor, ang mga leaders, ang mga miyembro na patuloy kang hanapin at maglingkod po sa inyo. Iniwan ko po ang salitang kapayapaan, kagalakan, pag-iingat at tagumpay ay maranasan ng iba, Panginoon, ng lahat, Panginoon, at iba pang mga tao, kahit wala po rito, O Diyos, nananampalataya sa iyo, patuloy na ang pagpapala mo ay mararanasan po nila. Maraming salamat po muli. Binabalik po namin lahat ng papulit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi po ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po ay magde-declare ng Jesus Christ 7 times. Are we ready? Sa mga nasa online, are we ready? Can you type Jesus Christ? 1, 2, 3, go! Jesus Christ! 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 Pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you so much, church! See you next to 3, ano ba? Sa third Sunday po natin, ha? Okay, salamat po sa inyo. At sa online po, hello po, babatiin po tayo ng ating isa sa mga leader. Napakita ko lang si Baby Sean. Sabay tayo na, ha? Jesus Christ tayo ulit, ha? 1, 2, 3, go! Jesus reigns! 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 Yay! Palakpak! Yay! Gabay po, God bless po. Ingat po kayo, ha? Lockdown po tayo. Ingat po kayo. Sorry,
Ayan, sige po. Maraming salamat. Tapos na po tayo sa ating gawain. Binabati po natin si Sister Nancy Icaro, Sister Candy Ramos, kay sa Kuya Kabayador Maynard Duigar, kay Sister Winnie Marcos Ferrer, kay Reynel Domingo na nandito rin, kay Sister Rodora Cruz, Brother Louis Reyes, and Rodora Constantino, Sister Rosalie Aguilar Robles, kay Sister Jingjing, at kay Sister Eden Maulion, Brother Erwin Alday, at kay Sister Cherry Milav at Sister Rain Chloe, ganun din po kay Sister Helen Ventura de Guzman, Rose, nabati na po to. Kay Sister Vina Encarnacion, kay Sister Luz Viminda Lucario, Lista Kalayag, at sa marami pa pong iba, maraming salamat po sa inyong panonood ng ating po Sunday service. Sa araw po na ito at magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga gawain from Monday to Saturday. Nagkakaroon po tayo ng morning devotion 7 o'clock a.m. onwards to week Wednesday naman po, midweek service from 7 o'clock p.m. to 8 o'clock p.m. at tuwing Sunday ang ating po Sunday service 10 o'clock a.m. to 12 noon. Maraming salamat po at have a good lunch. Subscribe. Shout out. Shout out. Salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat. See you tomorrow, 7 a.m. Uy.